Hello, what is up mga mom, sir, mom, ako po si Ralph Sifra, isang visual artist from Manila. And today, we're going to talk about the ZD Toys War Machine Mark 1 Camouflage Green Camouflage Custom by Ralph Sifra. Maraming salamat Sir Mark of Laro Anan for providing this super awesome action figure review. Special thanks to my family, my wife and my daughter. Super, super cool for the support that you are giving me every day. Thank you very much po sa ulit kay Sir Mark of Laro Anan for this figure. Super nice ang ZD Toys talaga for their 7-inch action figure toy line. Super cool. Grabe itong mga mom, sir. Super ganda ng Mark 1 talaga. Perfect canvas for customization. Sana magkaroon sila ng LED nito soon. Kaya yun, ang first step natin is to prime the figure using Hero Paints, water-based primers. And shout out to Hero Paints for this awesome paint. Super, super cool talaga. Sobrang kapit na kapit yung pintura ka dun sa surface. Kahit na hindi mo siya lihain, kahit di na lihain yung surface, talagang ano pa rin, kapit pa rin. Dito naman, flat water-based thinner and yung gunship green ang imimix natin. And thinned down siya using water-based thinner din. Yan, shout out to Armored Komodo na paints. Tapos, ayan, i-paint lang natin yung mga primed na parts. So, very important yung priming kasi doon kumakapit, nagkakaroon ng adhesion yung base coat doon sa surface. Kasi kung walang primer, no, mas mahirap yung ano, hindi mag-a-adhere yung paint or hindi didikit yung paint doon sa ano, sa surface nung action figure. Ayan, pinrime, naka-base coat na yan. Siguro yung primer, mga 2 coats. Yung base coat, around 2 coats din for 2 thin coats pala. Huwag masyado makapal. Ayan. So, ito 100% na hand-brushed lahat. Iniwasan ko yung mga silver parts kasi tsaka yung mga joints para pag ginagalaw. Medyo careful lang din sa paggalaw ng mga painted na mga action figures like this kasi meron pa rin it is inevitable talaga eh kung meron mga moving parts tapos painted. Pag nagkiskisan yung mga plates na yun, magkakaroon talaga ng very minor scratches or very minor na paint chips. Yan. So, yung next step naman natin is to paint yung mga ibang sections ng deep brown from Armored Komodo Paints. Ginawa ko to kasi ayokong very uniform yung deep green. Gusto kong magkaroon siya ng color separation, magkaroon siya ng visual contrast. So, yan. Yung camouflage natin dito, actually, nag-research ako yung mga iba't ibang. Dami palang iba't ibang type of camouflage. So, parang forest green yung nakikita kong camouflage na gagawin natin. So, yan. Nag-add lang ako ng mga ilang sections na brown to have a more dynamic or more to have more contrast dun sa paint job natin. Di lang siya uniform na green. Next step is to add the first layer of camouflage na pattern. Dito naman, hindi naman kailangan na super precise yung hand brushing nyo. Actually, dapat nga mas irregular, mas maganda. For me, ha? Kasi yung camouflage, yun yung pattern na ano eh. Yun yung camouflage na pattern na gusto nating ilagay dito sa armor. Hindi siya yung parang digital camo na puro pixel type. Ito very gestural, very dynamic. Yan. Kaya huwag kayong mag-worry about the shape niya. Basta irregular. Kasi papatuhan nyo pa rin naman yan eh. Kung wari nagkamali kayo, o kaya feeling nyo hindi maganda yung shape na to, pwede nyo naman patuhan nung gunship green.
Okay, next na layer is yung lime green naman. Ilang layers nga ba to? Parang three layers yung ginawa ko dito eh. And first layer yung gunship green. Ay, ano, yung gunship green tsaka black pala, magkasama pala yun to form yung first layer ng camouflage. Mas dark. Ito naman, lime green. Ang ganda ng lime green. Super cool. Ito yung ginawa ko rito, mas may direction yung camouflage natin, camouflage pattern natin. Para mas pa-diagonal. May sense of direction. Pero ano pa rin siya? Yung very irregular pa rin siya. Next naman, traffic yellow from Armored Komodo. Super nice din ang traffic yellow. Ang ginawa ko dito, dinaanan ko yung mga lime green na parts. So para siyang nag-glow. Yung lime green parts lang yung dinaanan ko. Hindi ako dumaan dun sa, hindi ko pininturahan yung mga gunship green na areas. Para ang concept lang nito, yung lime green, doon tumatama yung most of the light, tapos parang siyang umiilaw, parang siyang nag-glow. So parang under the forest, pag natamaan ka ng ilaw, tapos may mga shadow ng leaves, parang ganun yung ano niya, parang nagsha-shine siya or nag-glow. Kaya nilagyan ko ng yellow. Dito naman, dry brushing ng silver using Vallejo metal colors. Nag-add lang siya ng additional na texture para dun sa ating armor. Kasi, tsaka para mabigyan ng definition yung mga corners. Kasi nawala na yung ano eh, nawala na yung, since painted siya, tapos yung pattern pa, nawala na yung definition ng armor. So here we go, the end product. Ito na yung end product natin mga mom sir. Maraming salamat Sir Mark of Laroanan. Sana magkaroon ng LED version ng War Machine Mark 1 soon. Bibili tayo niyan tsaka i-review ulit natin sa channel natin. So ito na mga mom sir, yung ating finished product. Super natutuwa ako dun sa result niya. And yun, makikita niyo to sa Green Hills display natin soon. Okay. Pati yung base niya pala, customized din na camouflage pattern. Yung mga silver, iniwan ko na may konting weathering lang din dun sa parts na yon. I'm really happy with the result. Natutuwa ako dun sa camouflage na mas may sense of direction versus... Kasi gumawa ako ng snow camouflage nito eh. Yun talagang patches of color of white, gray, and black. Ito naman, dark green, gunship green, at saka lime green, and then yellow. So natutuwa ako dun sa ano, sa effect na binibigay ng yellow. Para siyang nag-glow. Parang glowing camouflage. So yun lang mga ma'am sir, maraming salamat for watching. If umabot kayo sa part na to ng video, yan, like nyo na and comment kayo ng mga, ito yung mga pictures. Like, comment, subscribe, and share this video if you like it. So maraming salamat. Ang next na video natin ay, sino nga ba? Ayun, si Bane. Meron tayong Bane custom. Alright. Excuse me po. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye.